Tara, pasyada kita. Bagol, bagol, bagol. Or coconut shell. Alam nyo ba na hindi lamang yan nilalagyan ng masarap na kakanin na binagol? Dahil pwede rin daw itong gawing lampshades? Dito yan sa Barangay Toog'S. So, kung ito, galing sa Bilya, galing sa Libertad, ngayon nasa Toog'S tayo, mga bagol naman yung ginagawa nila. Tara, pasyadahon natin. So, bago tayo maligo doon sa Lusong-Lusong Falls, daanan muna natin dito yung RIC Toog'S. So, mula sa Libertad, mula sa RIC Libertad, nandito naman tayo ngayon sa Barangay Toog'S at kasama natin ngayon si Kuya Ronnie Masbate. Dito sa Toog'S, mga kababaihan din ang gumagawa ng mga Toog'S handicraft. Toog'S handicraft. So kung nakikita nyo sa likod namin ngayon, ito yung kanilang mga sample na ginawa. Tama po ba? Wow, so, ang ganda mga KaKevs. May imahe. Hindi ako nagkakamali sa St. Joseph. Tapos ito yung pinaka puno. Ang galing, gawa ito sa bagol or coconut shell. So tingnan natin, pwede ba natin yung kailaw? Ayan. So, kung makikita nyo, umiilaw siya. Ang galing naman. So, napakatip-tip. Ano pong kahoy ito? Lawaan. Lawaan. Tapos eto, ano yung pinakatali nyo po? Ratan. Ratan. Tapos eto naman po ay? Ratan din. Ratan din. Tapos, flexible wire para di sa nikarinsiya dito siya na ako. Ah, so akala ko pag nabunggo matatanggal. So, hindi pala. So, kahit mabunggo, okay lang. Natakbo kasi ang bago, bagol. Ah. So, isa lang to sa mga halimbawa nila mga KaKevs. Meron din sila ditong mini lampshade. So, sa mga nagbo-board, pwede to. Ayan. Tapos, kung may mini, may malaki. So, anong tawag po dito? Lampshade. Lampshade. Pinakamalaking lampshade. Gawa po lahat yan sa bagol? Hmm. Oh, bagol. Tumutunog mga KaKevs. Puro. Purong bagol. Tayo. Ayan, mas malinaw, mas malaki. So, parang po ang, ano pong pinandidikit nyo? Kuan, tibuban. Ah, tas napaka-detalyado kasi mga KaKevs, so tingnan nyo, parang butas dito, hanggang dito sa taas. Kailangan pulido siya. Pulido talaga. So, mga ilang araw yung paggawa nyo ng ganitong buong malaking lampshade? Sa sayo katao, abutan nyo 5 days. 5 days? Pag isang tao lang yung gagawa, pero halimbawa dalawa? Pagdaramuan, mga tulis ka. Mm-hmm. At hindi siya mabigat. Take note, hindi siya mabigat. Tapos eto may, ano to? Ceiling light. Ah, so may ceiling light din po pala sila mga Kaks. Pwede ikabit na lang din sa mga. Pwede ikabit, tapos iilaw na siya. Purong bagol. Paano ito binubutas ka, diba? So pinipili nyo talaga yung bagol na makunat. Diba may bagol na pag inano binutas? Ang kuhan siya, kailangan yung nabagol, ito na ubagol na niya panit. Ah. Para black siya, black. Bagol na bagol. Dapat yung tumutunog. Tapos after nyo butasan, ano naman po yung, may varnish ba to? Ano po bang ginagamit para maging shiny siya? Kuhan, ito na hudson. Ah. So, ang ganda nito mga KaKevs. Napaka-detalyado from dahon to puno. Tapos itong pinaka, actually para siyang bunga. Bunga ng nyog, tapos may ilaw sa loob. Ang galing naman, kailawin natin. Ah! Tingnan nyo, napaka-perfect ito para sa mga nasa boarding house or kahit nga sa hotel. Nako! May nabisigin. Oo. Kasi lalo na sa mga resort. Ang ganda ng design, hindi siya mabigat. Ako personally, kung bibili ako, eto, kung nag-board ka, eto ay para sa akin. Kasi napaka-cute, napaka-gaan, kasi ang ganda ng design. So, choice nyo na lang kung papalitan nyo yung bulb. Kung ayaw nyo ng medyo
yellow color, pwede nyong palitan ng white. Tama ba? Napapalitan yan? Oh. So, aside sa mga nakita natin kanina, mga lampshade, meron din silang ginawang, tawag po dito ay? Dagong coco tree. Coco tree. So, ang bigat. Pwede balagyan ng kape. Sa kusina, no? Tapos, actually, pwede rin to sa ano eh, sa, para siyang organizer. So, kahit anong bagay pwede mong ilagay. So, pero, kadalasan, makakita ka ng tray sa kusina. Nagaya ng mga bote ng kape, gatas, oh, or anuman. Yeah, yeah. At, mabigat siya. Napaka-tip-tip, napaka-detalyado ng pagkakagawa nila. Aside sa coco tree, meron din silang hanging light. Hanging light. So, wow. Ganda. Iba-iba yung color niya. So, nagsimula daw sila dito August 2022. Hanggang ngayon ay gumagawa pa rin sila ng mga produktong ito. So, saan-saan naman po ito nakakarating ng mga produkto nyo? Hindi lang sa Lavezares? Tacloban. Tacloban. Sa ano, trade fair. Ah, so nasaan din nyo sa mga trade fairs. Yeah. I see. So, ang galing. So, sa mga gustong bumili, maaari kayong pumunta dito sa Barangay Toog mismo or pwede nyo pong i-check yung website ng DTI, tama ba? Then, makikita nyo naman doon yung mga RIC nila bawat barangay. Or pwede nyo hanapin si Kuya. Tayo naman ngayon ay pupunta sa Lusong-Lusong Falls. Hindi tulad ng ibang talon, ito ay hindi kinakatakutan o hindi maituturing na enchanted. Dahil ang mga residente ng maliit na komunidad ng Toog ay dito naglalaba. At sa wakas mga KaKevs, pagkatapos ng 30 minutes na biyahe mula Barangay MacArthur to Toog and another 20 to 30 minutes na paglalakad mula sa Barangay Toog, narating na natin yung Lusong-Lusong Falls. Tinawag siyang Lusong-Lusong Falls kasi meron daw tatlong butas dito na malalim na ang shape niya ay parang lusong. Bukod sa tatlong malalalim na butas, kapansin-pansin rin na sa bawat sulok ng mga bato ay may mga butas na maihahalin tulad nga sa isang lusong. Pero ano nga ba ang lusong? Yung lusong sa English, yun yung wooden mortar o yung dikdikan. Doon dinidikdik yung palay. Noon pa lamang ay marami na ang bumibisita sa lugar at hanggang ngayon dinadayo ito.